Ang kaso pong una natin matutunghayan ay napakaselan po, babala sa lahat ng manonood. Sensitibo po ng video naming ipapakita sa inyo. We have to tackle this case sapagkat bukod sa napakarami po mga netizen, libo-libo na po, daan-libo ang mga nagtag sa amin. At the same time, para malaman natin kung paano natin mabigyan ng solusyon ng problemang ito at bakit nangyayari ang ganitong klaseng problema. Marami sa inyo na magsabi, pulis na naman ang tinatalakay sa Idol in Action. Hindi po namin hinahanap ito at hindi po namin kagagawan ito. Nagkataon, may nagkasalang pulis na naman at itinag sa amin para aksyonan po namin. Hindi po basta-basta itong kasong ito. This is the first time ever na ako po sa more than 20 years ko po dito sa public service. Ngayon lang po ako nakita na napaka na eksena na kung saan involved po yung isang alagad ng batas na supposed to be magbibigay protection po sa atin. Ito po yung inaasahan natin na mag-aalaga po ng ating kapakanan, ng peace and order sa ating komunidad. And yet, ito po yung pasimuno na mismong gumawa ng na krimen at sa harap po ng napakaraming tao at sa harap po ng mismo ng kanyang anak. Marami po tayong mga kakausapin mamaya. We will go deeper. Bakit nangyari ang nangyari? How did it happen? Ano po yung pinagsimulan? Sino po itong pulis na ito? Alamin po natin yung kanyang pagkatao at alamin din po natin yung pong pamilya ng biktima. What went wrong? Himay-himayin po natin yan. Yung pulis po ay si Police Senior Master Sergeant Jonel Nuesca. Samantalang yung pong mag-ina ay si Nanay Sonia Gregorio at yung anak niya si Frank Anthony Gregorio. At makausap po natin ngayon kamag-anak po ng biktima. Magandang umaga po, Sir Neil. Hello po. Una sa lahat, kami po ay taus-puso na ikiramay sa inyo, Sir Neil. Pwede po bang pakikwento sa amin yung nangyari sa video? Ba't nangyari po yun? Bali, sir, kasi dumating ako doon, malang sir, galing po kasi on trabaho, sir. Opo. Bali, nangyari na po yung umuwi ako sa bahay, tapos na po mangyari ang lahat. Pero yung sa eksena po ba, na yun na, nagkakaroon ng diskusyon, yung pulis at saka yung nanay nyo at kapatid nyo, bakit po napunta sa ganong sitwasyon yung tatlo? Sir, ganito po yun, sir. Nagpapaputok po ng boga yung kapatid ko. Nagpapaputok po siya dyan. Ano pong ginawa ni police? Pumunta po siya sa bahay. Pumunta siya sa bahay para... Yung kapatid ko, bigla po niyang... Bakit po nagkaganon? Tapos pilit po niyang kinukuha yung kapatid ko, kaya po niyakap yung nanay ko yung kapatid ko. Ang dahilan kung bakit agad-agad niya kapatid nyo at pilit na kukunin at aarestuhin ay sapagkat meron na palang dating alitan yung pamilya niyo po at saka itong si police. Yes po, meron po. Kaya nga itong si nanay, inaawat po itong inyong kapatid. Tama? Yes po. Okay. Yes po. Yung pong nagbibideo na bata, yan po yung anak ni, ano, police. Sinama niya po yon. Yes po. Kasama niya po. Kasama niya pong sumugod sa bahay po. Okay, na dapat pinigilan niya pagdating sa ganong klaseng makaguluhan. Balikan po natin yung dating alitan. Ano yung pinag-aawayan ng pamilya niyo po at sa kaniya, Police Master Sergeant Jonel Nuesca? Yung sa tungkol lang po yung sa lupa, sir, nag-umpisa sa lupa yung para sa right of way po. Kung hindi po ako nagkakamali, sir, kasi sabi ni Mama, bumili sila ng lupa sa amin para magkaroon sila ng... Nagkaroon po ata ng usapan sila ni Mama ko at nung asawa ng polis na magbibigay ng 1 meter para sa right of way, para mapasemento po yung right of way. Doon po nag-umpisa, bali... Hindi po ata nagbigay ng pangalan po ng pang yung 1 meter para sa right of way. Okay. Yung sumunod na po doon yung sa yung about sa titulo, kung ano-ano pong paratang ginawa nila kay Mama ko na manluloko, na istapa,
Pinagbibintangan nila mong ganun si mama ko na hindi naman totoo ko, sir. Ang bait-bait ni mama ko eh. Hindi naman niya kaya gawin yun eh. Oo nga, makikita nga po sa video, peacemaker po si mama ninyo. Tagaawat pa nga po siya. Kaya lang, ang naging problema din dito, yung anak po kasi ni police, ba't niya kasi sinama sa eksena, yung anak po kasi nag-trigger dito, yung bata eh. Kasi kung nagpigil sana siya... Kanya po. Po yung pulis na yan, pati yung anak niya po, dinadami niya, niya. Hindi niya. Nasa linyang telepono si Kapitana Rosita Ovejera ng Barangay Cabayawasan. Opo. Matagal na palang may alitan ito pong pamilya Gregorio at saka itong si Police Master Sergeant Jonel Nuesca. Opo. Ano po yung mga blatter sa barangay? Ano pong nangyari doon sa mga patawag? I would presume na meron lang kayong mga patawag sa kanila para pag-ayusin po itong both parties, tama? Opo. Ano po yung mga napag-usapan sa barangay prior to this incident? Tungkol po sa lupa po na binili nila kay Sonia po, sa biktima. Opo. Mga ilang beses po silang nag-aayos po sa barangay pero hindi ko po sila naaayos. At bakit? Kasi po, Ayaw pong magpaayos na po itong si Pulis at saka yung asawa niya po kasi po ang pagkakaalam po nila, niluko po sila ni Sonia. Kaya bawat pagharap po nila doon, basta iisa na lang po yung laman ng isip nila. Nang alam po, niluko po sila ni Sonia, yung biktima po. Okay, at para po sa inyo, totoo bang niloko o praning lang itong Pulis? Hindi po niloko kasi po, nagpagawa po sila ng title, nagbigay po sila ng 40,000 po para sa title dahil yun po yung hiningi ni biktima para po maipagawa yung title nila. Okay. So dahil po ang lupa po na nabili nila, bali 4 o 5 po sila na maghati-hati. Okay. Ngayon po, hindi po nila maipagawa lahat yun dahil hinihintay pa po itong mga kasamahan para po yung gagawa minsanan pong magawa. Mm. Eh ngayon po, isang taon po yung nakalipas na hindi pa po naibibigay yung titulo na gusto po nitong mag-asawa na nakabili. Okay. Dahil nga po, dahilan nga po yung hinihintay pa itong iba. Okay. So, dinawi po yung 40,000 kaya wala pong istapa o panluloko na. Ah, so ibig sabihin yung pera na ibayad nitong si Police kay Nanay Sonia, binawi din niya, binalik sa kanya? Opo, binalik. Mayroon pong patunay din sa barangay at may resibo din. Okay, po. Kung binalik, iba at nag-alboroto pa rin itong si Sargento? Opo, yun na po ang simula ng nagkaroon po sila, dinimenda po nila si biktima. Parang natalo po sila kasi po naibalik naman yung pera. Istapa po yung inano sa sinaso sa kanya. Pero bago pa po nila idemanda siya, naibalik na po ng matagal yung pera nila. Naibalik ng pera pero nagdidemanda pa ng istapa? Opo. Ibang klase din itong si Sargento. Talagang nasa utak nito ang mangutong ata. Chairwoman, ano po pagkatao nitong si Sargento Nuesca dyan po sa inyong barangay? Kasi po, para po sa akin, kasi po hindi ko po siya gaanong na... Hindi, base po sa inyong record. Base po sa inyong record. Bukod po... Ano po, doon po sa pagharap niya lang po sa akin sa barangay, pag inaayos ko po, parang wala lang po ako sa harapan nila. Hindi, pero ibig sabihin, may record ba ito na troublemaker at marami nakakaaway sa inyong barangay bukod sa Gregorio family? Parang na sa kamag-anak po, parang napapasama na din po siya sa kamag-anak po ng asawa niya. Parang ganun po ang ano po. Pati kamag-anak ng asawa niya, itong si Nuesca, pati yung biyena niya, kinakaaway rin niya? Opo, hindi po sila okay-okay, pati po yung asawa niya, hindi po sila okay-okay nung mga magulang po ng babae, yung biyanan po niya. Oo, oh, kung pamilya nga ng kanyang misis, hindi niya makasundo, eh lalo pa siguro mga kapitbahay niya. So troublemaker talaga to. Sandali lang po, Chairwoman, nakausapin natin si Lieutenant Colonel Noriel Rombawa, Chief of Police ng Paniki, Tarlac. Colonel, magandang umaga po, Colonel, sir. Yes, sir, Idol, magandang umaga po. Nasa custody na po itong si Nuesca, Colonel. Opo, bali nasa custody po namin, pero ngayon dinala na siya sa
Tarlac Provincial Prosecutor's Office para po sa inquest proceeding. Ano po yung kaso isinampa sa kanya, Colonel, sir? Bali, ang sinampa po namin is double murder. Pwede ba malaman kung saan po ito nakadestino, Colonel? Naimbestigahan niyo na po ba? Bali po itong suspect natin, sir, nakadestino po sa Parañaque City Police Station. Okay. Bago po sa Parañaque Police Station, meron ba kayo impormasyon kung saan siya nakadestino before Parañaque? Mas of now po, wala pa po. Yan pa po lang po yung nakuha namin. Okay. Pero during weekend, umuwi siya rito sa Paniki. Wala ba mga blatter dyan sa police na meron siya nakakaaway ibang tao bukod dito sa Gregorio family? Kasi sa barangay, meron daw yung mga biyanan daw niya, nakakaaway niya, pati maging yung misis niya. So, dyan po sa inyo, wala bang record siya na... Dito naman po sa police station sa Paniki, wala naman po. Ano po yung baril na ginamit niya, sir? Bali po yung service firearm po niya, yung naka-issue sa kanya na caliber 9mm Beretta. Ayun po yung ginamit niya. Bukod po dun sa double murder, meron pong kasamang bata. Siguro po, sampan nyo ng kaso ng child abuse. I don't know kung pwede pang maisama para lalong lumaki yung kaso niya. So, hawak din po ng mga polis yung baril niya, sir? Bali, naisubmit na po namin sa crime lab, sa Tarlac Provincial Crime Lab po para sa ballistics examination po. Nung hulihin niyo po siya, ano po yung kanyang naging reaksyon nung pagdating po ninyo, mga polis, na para isama sa presinto? Ano pong reaksyon niya? Bali, actually po, nag-surrender siya sa Rosales Police Station, then itinawag na lamang po rito sa Paniki Police Station at sinundo na lamang po namin siya doon. Then yun nga, according doon sa investigator natin, sising-sisi siya doon sa nagawa niya. And true enough, dahil nito umaga, kinausap po siya kung bakit niya nagawa yun, hindi raw niya alam kung ano yung pumasok sa isip niya, basta biglang nag-aalit daw siya. At nagsisisi na siya din sa nagawa niyang kasalanan. Actually, kahapon nakausap ko rin po yung bata nung pinuntahan ko sila sa bahay nila at kinausap ko yung asawa nga niya para mapasok ko itong mister niya para maharap niya yung kasong nagawa niya. So, yung bata po medyo talagang medyo iyak ng iyak sa nangyaring na insidente na nasaksihan niya. Ano naman po reaksyon ni Mrs. Nuesca sa lahat ng ito pangyari nung makausap niyo po? Nung nakausap ko po siya, hindi raw niya in-expect na magagawa rin ng asawa niya. Nabigla rin daw po siya sa nangyari. Kasi ang alam niya is kakausapin lamang yun doon, mag-uusap lamang na patitigilin niya, nagpapaputok. So to the point nga na yun na, yung nagawa niya yung incident niya. Tama ho ba yung nakarating na balita sa amin na yung mga biyana niya, kaaway niya mismo itong si Sergeant Nuesca? Ngayon ko lamang po narinig din yun. Hindi pa po nakarating sa amin. Yung kay Kapitano ko lang narinig din po yun. Yung bagay na yun, sir. Apo. Lieutenant Colonel Noriel Rumbawa, Chief of Police ng Paniki, Tarlac. Magandang umaga po, Colonel. Yes, sir. Idol, good morning po. Ito po yung sinasabi ko po palagi sa Wanted sa Radyo, time immemorial, many, many years ago. Bakit po maraming na-involve ng mga police sa ganitong klase mga insidente? I think it has to do something with sa screening. Totoo po yan. Hindi po na-screen na maayos ang mga police. Hindi siguro sila sumailalim sa tinatawag na neuropsychological exam. Or kung sumailaman sila, dinoktor. In fact, there was one time, I can remember vividly, yung pong nag-screen po sa mga recruit, sa mga nag-apply na isang koronel sa Kamkrami, nag-screen po ito, mismo pong gumawa ng pang-abuso. Can you believe that? And suggestion ko po pala sa kataas-taasan, sa Kamkrami, dapat on a regular basis, merong ginagawang neuropsychiatric exam sa lahat ng mga police, regularly, kasi nagbabago po yung sitwasyon. Maaring okay sila ngayon, and then because marami silang na pinagdaan ng mga problema, then nag-iba na yung kanilang pag-iisip. It should be done regularly, especially may hawak silang baril. Daniel, nasaan po ngayon nakaburol itong nanay nyo at saka yung kapatid nyo? Bali, ngayon sir, nandito po kami sa Porinaria po ngayon na inihintay pa po naming bumaba yung gamot para pwede na pong kunin si mama po. Sige po, magpapadala po ako ng staff dyan para mag-extend po ng condolences at magbigay na rin po ng tulong sa inyo. Maraming salamat, Idol. Ilan ho ba kayo magkapatid, sir? Ito po, ang kinakasakit ko lang, sir. Yung kapatid kong binaril. May sarili pamilya yun, sir. Ilan po yung anak? Para tapos,
Isa po yung anak niya, bata pa, kakaisang taon lang nung nakaraan. Okay. Bihira niya pong makita ka sa yung anak niya, tapos ganun pa yung mangyayari sa kanya. Sir? Yes po. Si tatay po ninyo, sir, nasaan? Kasama po si... kasama niya po si kuya ngayon. Pumunta po ata silang Tarlac yung sa pagpapail po ng kaso. Ano pong trabaho ni tatay? Truck driver po. Si nanay po, anong trabaho? Sa bahay lang po kasi nga, ano po, may maliit pa po kami nga din yung grade 7 saka grade 8 po. Yung kapatid niyo pong labarin, ano pong trabaho? May binabantayan din po si mama ko. Apo. Anong trabaho po ng kapatid niyong labaril, sir? Mama niya, 94 years old. Nag-ano po siya, construction po. Nabanggit kasi dun sa po, barangay na naisolin na ho pala yung pera, yung 40,000. So kung naisolin ng pera, ang tanong ngayon, yes, bakit po yun, nag... meron pong katulad. Kaya nga po, bakit pa nagsampa ng kasong estafa? Yung ba'y pinag-usapan na ng inyong pamilya at sinabihan na ho ba itong si Sergeant Nuesca na naibalik na po namin, sir, ang pera, yung 40,000, ba't nyo pa kailang magdemanda sa amin? Yun nga po yung pinagtataka namin, kahit si mama, nagsampa sila po ng kaso doon, nabali nanalo po si mama kasi nga, naibalik naman po yung pera sa hindi naman po totoong nanuloko. So yung... Ayaw lang po talaga nilang makipag-ayos. Ano na pong reason ba't ayaw nila makipag-ayos? Bakit po galit na galit po itong si pulis sa mama mo? Nagtataka po ba't ganun po sila? Wala naman po kaming ginagawang masama. Tatutusin lang po, kailan lang po kami lumipat dun sa bahay namin. Kasi ginawa po yun nung after mag-lockdown po. Wala pa po kaming isang taon dun sa bahay po namin ngayon na pinangyarihan. May mga netizens na nagsasabi paano proteksyon. Nasa kusodi na po ng mga pulis. Ito pong suspect. So... hindi na po makagalaw itong si pulis, hindi siya makagawa ng kabalastugan. At saka wala naman po siyang grupo na kasabwat na para tugisin po itong mga witness. So in this case, safe na po yung mga kamag-anak. At any rate, tatawagan po namin mamaya yung kamkrame para bigyan po ng seguridad, just in case. Ito po mga kamag-anak na naiwan. Maraming nagsasabing yung bata nag-trigger. Yes, pero she's only a child. Kaya nga po sabi ko, i-kustodya po ng DSWD at DSWD po ang gagawin ng diskarte para tingnan po itong bata. Salamat po Sir Neil at kami po darating dyan mamayang hapon para mag-extend po ng tulong sa inyo. Once again, nakikiramay po kami Sir Neil. Sige po. Maraming salamat po, Idol. Mayroon na po tayong 17.6 million subscribers sa YouTube channel po ni Idol Raffy Tulfo. Make sure po na pindutin niyo po yung bell button and click niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Raffy Tulfo in Action YouTube channel. Raffy Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan.